Welcome po! Ito po muli ang Four Flower Sibling. For today's video po natin, gagawa tayo ng suma na malagkit or yung tinatawag po sa Bicol na balisukso. Okay? So, mga kailangan po nating ingredients ay ito, kalahating kilo po na giniling na malagkit. Okay? And then, ito ang bali, ano pala ito? 3/4 na malagkit and 1/2 na bigas. Giniling din siya. Sugar. Ayan. Ang sugar natin, 1 1/2 cup. 2 cups of buko. Fresh buko po yan. And then, kakanggata po natin. Ayan, 2 malaki po yan. So, ayan. Kailangan maraming kakanggata. Mas masarap po siya. And, of course, meron tayong vanilla, pampabango. Huwag kakalimutan. Ayan. And, of course, kailangan natin ng dahon ng saging. Okay, kasi ang dahon ng saging po, ang gagawin niya dito, dito niya siya ibabalat yung suman. And then, kailangan po yung ganitong dahon. Ito kasi, in-steam na namin. So, kung makikita niyo, hindi siya basta mapupuni. Yun yung purpose bakit natin in-steam. O kaya, dinadarang yan sa apoy. Ganun po yung ganda. So, okay. Samahan niyo na po ako. Ito po, ilagay natin ang una ang okay, yung malagkit po natin. So, ayan na. Pinong-pino po siya. So, malagkit. Okay. After ng malagkit, yung giniling naman po na bigas. Okay. Pagsasamahin natin yan. Mimix natin. And then, yung sugar. Okay. So, yung sugar po. So, itong tatlo, unahin nyo muna yan. Okay. Then, mix muna natin siya. Kailangan mix nyo muna ito ng maigi. Okay. Yan. Pag minix nyo siya, ganyan o. Halu-haluin nyo lang. Kailangan maging even siya para pantay yung ano ng sugar. Yeah. Ito yung karaniwang talagang ginagawa lagi sa paghihandaan sa mga probinsya eh, di ba? So, try natin gawin po to ha, mga ka-flowers. Ayan. So, after po nating mahalo 'yan, ilalagay po natin ang buko. So, yung buko po ilagay natin. Wow! Itong bukong to, bumibili po kami ng bukong, ano pa yung may, tag dito, may ano pa siya, yung buong buko pa siya na green, then tinatabak lang dito yan, and then dito na yung kinakayod, ganun. So, haluin lang din natin. Ayan. Ayan siya. Masarap to. Ang kagandaan kasi dito, may buko. Yan, masarap yan, may buko. And, lagyan natin ng, okay, ay magpabukas. Sarado. Ang ating vanilla. 1 teaspoon lang. O kaya, pwede naman kung ayaw nyo, kasi meron kasing tao na ayaw ng, ano po, ng vanilla. So, pero kasi sa amin, gusto namin, mabango po kasi po. Yun yung, ano yung pampabango. Okay, yan. So, 2 patak lang. So, depende sa inyo ha, kasi sa amin yan. Mamaya, mahalo na din yung pag nilagay natin yung lagay na natin itong ayan, hakang gata. Ang dami, diba? So, guys, masarap ang suman pag marami pong gata. Ayan. Okay. Anuin muna natin. Anuin muna natin. Suman. Diba? Ang sarap niya, no? Yung mga sa probinsya, hilig talaga nila ito. O, yung mga dito sa mga city, try nyo to. Kasi, ito ang paboritong ano talaga natin, mga dessert, di ba? Sarap kasi ito pag umiinom ka ng kape, may suman ka, o di ba? Kaya chocolate, hot chocolate, hot coffee. Ayan siya. Tingnan nyo ha, kasi puro yung gatay natin, o. Sarap. Kailangan po mahalo natin maigi yan. Bago po natin siya ilagay doon sa ano, sa dahon ng sagi. Sarap.
Ayan. Kailangan wala kang makita na parang namumuo na ano ng malagkit. Ayan. So, ilalagay na natin to sa dahon ng saging after this. Okay, babalik tayo. Lalagay natin. So guys, ito, nahalo na natin maigi yung pinaka-mixture ng suman natin. Okay? So ang gagawin natin itong dahon, itutupi mo siya. Okay? So itutupi mo siyang ganyan. So depende po sa laki ng dahon kung gaano karami po ilalagay yung suman. So ito yan, lock mo yan dyan. So ganyan. Tapos iikot mo pa rin siya. Yan. Hanggang sa lumak. Okay, so para siyang magiging triangle. Ayan. So para na siyang may alulod ka. Oo. Ayan siya. So makikita nyo, dapat wala siyang butas ha. Yan dito, ipipold natin. Ayan, nakapold. Iikot. Ayan, ikot. Ayan. Ikot, ikot, ikot. Ayan. So wala yung butas dapat ha pag nilagay nyo siya. Okay? So eto, katulad nito, malaki po yung sa atin. So medyo maraming serving. Pero depende naman sa inyo kasi eto yung luwag ko. Okay, makikita nyo naman. So itatry natin siya. Pwede na siyang lagyan. So para kami imbudo. Ayan. So, ganyan. Ayan. Makikita nyo, ayan po, nasa loob. Okay? Nasa suman na siya. Ayan, nasa loob ng pinaka-dahon ng saging. So, ayan. So, after that, cut. So, guys, ayan na, nalagyan na natin siya. Okay? Makikita nyo. So, ang gagawin natin, tignan nyo yung tulis ng dahon ng saging. So, una, ipopold mo yan ng ganyan. So, para lang sa ano yung sa necktie ba? O yung kwelyo mo, di ba yung kwelyo mo? So, pag nakailak na, lock na yung ganyan, itutupi mo siyang ganyan. So, parang, ayan, ganyan, nakalock siya. So, guys, ganyan ha. O, tapos, i-steam na po natin yan. Ipapatong, di ba may steamer ka na, di ba may steamer ka na, ipapatong mo na lang yun to, nakapatong, nakahiga siyang ganyan. So, kung sana yung maluluto. Ang pagluluto po nito depende sa ano, na-check, nakikita mo naman po natin nung laman ng sasuman. So eto, ganito na po itsura niya. So eto yung steamer. Okay, so i-arrange nyo lang yan. Ayan, ganyan. So for 30 to 40 minutes po yan, maluluto na po siya. Okay, steam nyo lang siya. Ganyan lang po siya. So ayan po. After 30 to 40 minutes, tignan na natin ha. Eto na siya. Okay. So guys, luto na po siya. Ayan, makikita nyo kasi, ayan o, may mga lumabas na na matigas. Luto na, ayan. So iba na yung kulay niya. Ayan. So ayan, so ililipat na lang po natin siya sa plato. Okay, bye-bye. Babalik. So eto na. Ipatan natin siya isa-isa. So guys, mamaya, titikman na natin yan ng 4 hours. So eto na, ilipat na natin siya. So guys, tignan nyo. Depende kasi sa laki ha. Kasi hindi naman namin ano kung gano'ng kalaki yung suman natin. So ito yung suman na malagkit o balisongsong sa bacon. So ayan. Ito guys, pwede nyo ibenta to. Pang business nyo. Pangtindang merienda. So eto na. So tara na. Mamaya makikita ito. Kakainin namin ito. Salamat!